Sa eksklusibong panayam kay Provincial Director Yara, sinabi nito na dadagdagan ng mga pulis na magbabantay sa mga pamilihan at pasyalan dahil inaasahang sa mga lugar na ito posibleng magkaroon ng krimen, partikular ng nakawan. We will intensify our police visibility to prevent crimes from happening. So we expect this holiday season, yung commission ng robbery and physical injuries to be brought about by the celebrations, no, ng mga ating mga kababayan. So we will intensify our patrols and manning of our visibility points in commercial establishments and places of convergence ng ating community. Pagkaupo pa lamang sa posisyon ni P.D. Yara, ay kaagad na anya siyang nagpatawag ng command conference kung saan nagbigay siya ng direktiba sa kapulisan na ipagpatuloy ang anti-illegal drugs campaign at siguruhin na magiging ligtas ang mga mamamayan sa Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Hinihikayat din ito ang mga Novo Ecijano na makiisa sa kampanya kontra illegal na droga sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pulisya kung may impormasyon tungkol sa mga personalidad na sangkot sa paggamit at pagbebenta nito. So masasabi natin sa ating mga kababayan dito sa Novo Ecija, una is to report, no, yung to give us report, no, kasi doon magsisimula yun. We need the feedback coming from the community. So kailangan natin yung mga reports na yan for us to identify the drug pushers, drug users in their area, so that immediately we can take actions. Dahil base umano sa pag-aaral at karanasan ng Philippine National Police, ang mga taong umaabuso sa illegal na droga ang kadalasang gumagawa ng krimen. Kasi itong drug problem, based on our study, has a direct relation dito sa commission of crimes, particularly sa murder, homicide, robbery, theft, and physical injury. So during our intensified campaign, no, on illegal drugs, we see yung significant drop in the commission of these crimes. Si Yara ay galing sa probinsya ng Quezon bago na destino dito sa Nueva Ecija. Nagtapos sa Philippine Military Academy noong taong 1991. 25 taon na sa serbisyo. Kabilang sa kanyang mga karanasan ang pagiging hepe ng Criminal Investigation and Detection Group sa Quezon City at Philippine Drug Enforcement Unit sa Caloocan at Cavite. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman, para sa Balitang Unang Sigla.